Hello, what's up guys, and good morning everyone. Team Katools, good morning. Sa YouTube family ko, good morning. So happy Sunday everyone. So ayun guys, pakita ko lang sa inyo guys, napakagandang setup ng modification ang Easyride 150N. Kung titingnan natin siya guys, para talagang iba yung klaseng motor, ganyan siya, motostar, no? Grabe. So dito natin makikita kung ano yung mga accessories na dapat nating baguhin sa Easyride 150N. So before that, pakita ko lang sa inyo guys kung ano yung overall na itsura niya. So tingnan nyo. Simula dito. Right? Yep, nilagyan lahat dyan, no? Tapos dito. So kung mapapansin nyo, napaka-lowered niya na, no? So yung clearance niya doon sa yung ground clearance niya, nabago na talaga, oh. Yan yun, lowered na niya. So, ito yung shock na ginamit niya dito. Right? So, makikita niyo, oh. Napaka-lowered niya. So, napakagandang tingnan. Right? Napakagandang setup na to. So, dito naman sa gilid, so, dalawa yung shock na pinalitan niya. So, right. So, dito ito yung mga accessories na ginamit niya. Alright, dito tinanggal na niya yung Easyride na emblem dito. So, dilagyan niya yung turbo. Alright. Tapos dito, wala ba siyang plate number kasi nga, bago pa to. Tapos, dito naman, ang ginamit niya dito, ito yung CRP na cover seat. Tapos, may binago siya sa bangko. Kaya ito na yung itsura niya. So talaga napaka-lowered na niya, no? Tapos dito sa harap, ginawa yung mga mekaniko dito. So nilowered siya. So alam nila kung paano iset up yan. So tinatawag na magic lowered daw sa harap. So dito naman sa side mirror glass. So ito yung original na windshield niya. Pero dito, dati kasi yung side mirror dito. Tapos dito na niya nilagay. So, kopyang-kopya talaga ng NMAX, no? Right. So, right. Ito yung side mirror niya. Ito yung sabi ko kanina. So, kung gusto niyo bilhin to guys, i-click ko lang yung link na nasa baba. So, nilagay kong link dyan para at least hindi na kayo mahirap pa maghanap kung ano yung side mirror na pwedeng kasya sa NMAX or ano, Easyride 150N Motostar. Right. Napakana, palayo natin ng konti, front view tayo. Alright. So kung titingnan mo talaga siya, no, napakaganda na niya, no, parang NMAX yung itsura niya na parang yung sa harap is parang sports bike yung dating. Kasi nga sa side mirror niya. So sa gilid naman tayo dito. Alright. So kung gumagamit nito is hindi masyadong mataas. So ayos na ayos to. Kasi nga lowered na siya. Kasi nga sa rear suspension or shock na pinalit dito aftermarket. So ilalagay ko rin yung link ng shock na yan sa online dito sa baba ng description box ng video na to. Para at least hindi na kayo mahirapan. Right? So, nilagyan niya ng emblem na Yamaha dito. So, kung titingnan mo talagang wala ka nang makikita na Motostar Easyride na emblem or brand ng Motostar. So, kung titingnan mo talaga siya, so, malilito ka kung NMAX ba or PCX ba. Right? Dito naman tayo. So, tingnan mo, napaka-lowered niya na, no? So, napaka-angas talaga ng setup ng motor ng Easyride. So, sa mga naka-Easyride 150 Motostar engine, so, kung gusto nyo baguhin yung motor nyo, so, dito mo makikita na pwede siyang mabago, pwedeng ma-lowered, pwedeng balitan ng shock aftermarket sa rear, pwede din siyang ipabago yung front suspension na magic lowered na sinasabi nila. Alright, so, before natin tatapusin to, gusto ko lang magpasalamat
sa may-ari ng motor. So, si inalaw niya na mag-vlog tayo. So, si Clint Garrison na i-vlog tong motor niya. So, napakaangas, no? Saka, ibang iba na yung dating na Motostar Easyride 150N. Alright! So, Team Katools, sa mga mahilig dyan, mag-maxi scooter na murang-mura lang, so, puntahan niyo lang sa Motostar Easyride 150N. So, meron na silang motorized Easyride 150P na kamukha ng PCX. Alright, so puntahan nyo lang any Motostar brand sa lugar nyo. So, hanggang dito na lang and happy Sunday everyone. So, ito ko tatapusin. Gusto lang magpasalamat sa mga bagong viewers, subscriber. Alright, maraming salamat and this is Jay Bachelita from Gadget Core Review, in a version.